Unahin ko muna guys yung front. Bali, ang gagawin kong procedure dito, yung pacing, buo na. So, magpupod lang tayo para sa pacing. Ganyan lang, guys. Tatantahin lang natin yung pacing kung anong lapad yung kailangan natin. Since na-double button yung ating gagawin, medyo lalakihan natin yung ating pacing. Kailangan maitapat natin yung kanyang dulo. Ito. Kailangan na tumapat din lalagpas kahit mga 3/4 dito sa my neckline. Mula dito, papunta dito. So, titingnan natin yan. Ito yung pinaka-front natin. So, ang tabas niya na ipaganyan. So, ayan. Okay na. Pwede na tayo. Mamaya na tayo magbawas niyan. Uguhitan ko lang to. Guys, Klopman nga pala yung ginamit kong fabric dito, kaya hindi ko na rin lalagyan ng pilon yung pacing, kaya binuo ko na lang. Guys, parang nga pala sa welt pocket dito sa my chest. Hindi ko nga pala nalagyan. Ito yung bust strap niya. Aangat lang tayo dito guys ng mga 1 inch mula sa bust strap. Dito natin itatapat yung pinaka welt pocket. So, ang baba niyan is 8. Ngayon, mula naman dito sa center, kuha lang tayo kahit na mga 2 inches. Dito. Then, kukuha tayo dito ng 3.5 na lapad. Ito yun. Ito yung nakalimutan ko. Yan. Ito na yung magiging welt. Tatandaan ko lang muna dito. Yan. Kahit isang tuldok lang guys. Pwede na yan. One inch palagi guys sa side ang nilalagay ko ha. Pag MTO. Pabawasin lang natin ito. Nalagay ko lang ng nuts para sa center. Ito rin. Kasi dito lang aabot yung ating collar. And then isa sa club natin yung part na to. Maglalagay din ako ng pacing sa back mamaya. Ito na yung pinaka marking ko ng welt. Ngayon, pagdating sa back guys, eto, aalisin na natin to. Eto na yung back natin. Yan. So, ganyan lang. Tapatan natin dito. Itong bottom, pupul din natin to. Ito na lang yung kailangan natin sa back. Namarkingan ko lang yung para sa tax. Siya nga pala guys, hindi na ako naglagay ng tax sa panlalaki. Bali pa babae na yung nilagyan ko ng tax. Next naman na yung sleeve. Ito kasi guys, eh, marami na ako natapas. So, kailangan ako mag-tutorial. Ito na lang yung gagawin ko. Yan. So, dalawang sleeve na to. So, ito guys yung front. So, gagawa lang ako guys ng pacing para sa back. Bali, maliit lang yung ating kailangan dito. Pero, yung sa may balikat, kailangan magkasinlaki sila doon sa front. Next naman ay ang sleeve cups. Yung
ditong part, ito yung maliit, o yung pinakadulo, ito yung naka-fold. Gaganyan natin yan. Okay guys, oh. Ito yung naka-fold, ayan. Ngayon, tatapos pa ako ng isa. Kasi cut 2 yung ating gagawin dito. Left and right. Yan na yung cups. Dalawa. Then, gagawa lang ako ng maliit na para sa pocket. Ito pwede na to. Kasi 3.5 lang naman yung aking gagawin pocket opening. 3/4 lang naman din yung lapad nito guys pag naka-fold. Parang ganyan. So 3/4 lang yung kailangan ko. Ayan. Tumata natin ng konti. Isa lang naman yan. So sa pagtabas guys ng collar. Ayan. Ganito lang yung pagkuha guys ng bias. Ah. Ayan. Igaganyan lang natin yan. Kumbaga ito. Hawakan natin yung dulo at pagtatabihin natin yung width at saka yung length ng fabric. Ayan. And then, gaganyan natin. Ito yung bias cut. Ayan. So, ganyan yung pagtatabas natin. Meron akong sobra dito. Tatapat ko na lang ito dito. So, ayan guys ha, yung bias cut. Bali, dalawa na to. Magkasaklob na tong aking gagawin. Ito guys, yung pinaka-collar. So, etong, dahil nakapold na yung ating fabric, gaganyan lang natin yan, oh. Kailangan magkatapat lang to, ha. Para maganda yung pagkakakat ng bias. So, ayan, magkapatong na yung aking gagawin. Ngayon yung kabilang side nito, lalagyan ko ng pilon, bias cut din. Bali, ito rin guys yung bias cut ng pilon. So, ang gagamitin ko ay pilong may dikit. Piraso para sa welt. Itong pagbuo ng damit, ganito lang, pasada lang dito, saka ito, di ko na ipapakita yan. Ganon din sa sleeve, sa close. Ang ipapakita ko lang sa inyo ay yung sa attached collar at saka sa pocket. Ngayon guys, mag-a-assemble muna tayo para sa welt pocket. Iko-close ko muna yung dulo sa dulo, bali 3.5 lang yung finish. Ayan. And then, susukatin natin, 3.5. Isasarado uli. And then, babalikta rin natin to. So, kailangan guys, yung pinakadulo, maayos yung pagkakabaliktad. Tusukin natin para maiplat natin ng maganda. Ganun din yung kabilang side. And then, papasadahan ko muna to guys ng 3/4. So, hindi na ako magpapalit ng sinulid. Bali, white pa rin yung sinulid ko. Anyway, hindi naman yan makikita mamaya. Pinaka-basting lang naman yan. And then, dito sa ating pocket bag guys, igigit na natin tong pinaka-welt natin. So, babalansihin natin yung allowance both sides. Kailangan magiging gitnang gitna siya. Papasadahan muna ulit natin to. So, ayan, naikabit na natin sa pocket bag. Next naman ay ikakabit ko na to sa body. Bali, female guys yung aking gagawin, kaya nasa right side yung welt pocket. So, itatapat natin to doon sa may tuldok na ginawa ko kaninang marking. And then, yung pinakadulo ng bar, yun naman yung ipapasadahan lang natin hanggang doon din sa kabilang dulo. Huwag nating palalampasin guys ha.
So, pali ganito lang dapat guys ha. Ayan, ganun din yung kabila. Ngayon naman guys ay maglalagay tayo ng opening. Siguraduhin lang natin guys na tama yung ating pagbutas, baka bumaliktad. So, laging nasa ibabaw yung open. And then, pagdating sa may dulo, islant natin yung ating opening hanggang doon sa may pinakadulo din ng bar. Kailangan guys, saktuhan lang ha. Kasi pwedeng mabusbus yan pagka sumubra yung gupit. Ganon din yung kabilang side. So, yan. And then, mag-slash din tayo guys ha. Dito sa may bandang ibabaw yan. Mga 1/4 lang. So, parang ganito guys yung magiging itsura. Ngayon, pwede na natin baliktarin rin yung pocket bag. Ipasok natin dito sa ating ginawang butas. So, magiging ganito na guys yung kalalabasan niya, no? Ayan. Pwede na natin ngayon itong i-top stitch yung ditong part. 116 lang yung top stitch, guys. So, mula dun sa may pinakadulo, papunta na rin sa kabilang dulo. Top stitch na natin yan. Ngayon guys, pwede ko nang i-close yung pocket bag, bali 4 inches lang yung lalim na aking gagawin. And then, gaganituhin ko muna. So, bali pabaliktad muna yung aking pasada guys. Ayan. Sarado din natin yung kabilang side. And then, babaliktarin ulit natin. So, pag ganyan. Yan. And then, papasadahan ulit natin to guys. Top stitch natin mula na dito sa pinakaibabaw. Pagdating dito sa may kanto guys, i-curve natin yung pasada para hindi pasukin ng dumi yung pinakadulo. Ngayon naman, i-close ko na yung pinaka-ibabaw. Yan guys, kung maalala nyo, may slash din ako dito na 1/4. 1/4 sa kabilaan. Yun naman ngayon yung iipit natin dito. So, ipupold ko to ng ganito and then iipit ko yung allowance na nakaslas. Ayan. Pasadahan natin yan. So, 116 lang yung pasada natin. Kailangan guys, ha, nakaipit yung allowance. So, pag ganyan lang. And then, ayan. Ganyan na guys, ang itsura. Ngayon ito, ipapasada na lang natin yan. Magkabila ang dulo, bali itatak natin. Pero magpapalit lang muna ako guys ng black na sinulid. Dahil black na yung ating itatap stitch. ₱116 lang yung ating pasada dito sa pinakadulo. Yan, bingit lang siya guys ha, sa pinakakanto. Kailangan nakalak ng maayos. Ganon din dito sa kabilang dulo. So, siguraduhin lang natin guys na maganda yung pagkakalak. Kailangan, balik-balikan natin. Ayan. So, ayan guys, share na tayo sa ating wealth packet. Sana, nag-enjoy kayo sa aking pinakita for today. And see you again on my next vlog. Have a good day. Bye-bye!